Hindi po lahat ng matalino at maraming kaunawan ay marunong. Sapagkat marami pong matatalino na hindi nila ginagawa ang kanilang katalinuhan. Marami ring matatalino na hindi ginagawa kung ano yung tamang dapat gawin. So ang karunungan po, ibig sabihin, yung ating pong kaunawaan o katalinuhan ginagamit natin sa tamang pamamaraan. Yun po ay wisdom. Natanda natin Proverbs 20:27 ng ating konsyensya ay ilawan ng Diyos. Ibig sabihin, sa ating konsyensya, nagsasalita ang Diyos. Ngunit hindi lahat nakakasunod sa sinasabi ng salita ng Panginoon sapagkat hindi lahat ay may bagong konsyensya o puso. Kaya marami pong matatalino sa mundo nagtaliwas ang buhay sa kalooban ng Diyos sapagkat alipin ng kasalanan ang kanilang konsyensya o ang kanilang puso. Pero mayroon din namang walang pinag-aralan, isang simpleng tao na punong-puno ng karunungan sapagkat bukas ang kanyang puso, siya ay may bagong puso at bagong espiritu at mayroon siyang kakayanang sundin ang Panginoon. Na ang Panginoon ay nagsasalita sa atin sa maliit na tinig sa ating konsyensya, pero lahat po ng karunungan yan, tinig ng Diyos ay nasulat sa banal na kasulatan. Kaya ang banal na kasulatan, ito po ang karunungan ng Diyos at kailangan lamang natin dito ay ang sundin siya. Sa ating buhay, ang Diyos po ay nagsasalita sa napakaraming paraan. Nandyan sa mga tao, nandyan sa mga sulok-sulok ng palengke, lahat po ginagamit ng Diyos. Pero ang tanging nakakasunod lamang at nagsasagawa nito ay yung mga taong tinubos ng ating Panginoon. Ngunit nakakalungkot sapagkat marami pong mga tinubos ang di namumuhay sa karunungan kundi sila ay nagpapalipin sa kanilang makasalanang puso. Kaya pagdating po sa 10 kautusan, mga kapatid, kapag ito'y binasa ninyo, ano ang dating sa inyo ng 10 commandments? Ano sa palagay ninyo ang 10 kautusan? Ito ba ay duty or delight? Ito ba ay pasanin o ito ay pribilehiyo? Ito ba ay negatibo dating sa atin ang 10 commandments or positive? Sa tingin ninyo, ano ang 10 commandments of God, the Decalogue of God? Ito ba ay kahigpitan o kalayaan? Nakadepende ito, mga kapatid, sa tao kung gaano niya kakilala ang Panginoon. Kaya napakahalaga po sa atin ang laging nag-aaral sa kanyang salita kung sino ang Diyos. Dapat kilala natin ang attributes of God sapagkat ito po nagpapatibay ng ating pananampalataya at nagpapatibay ng ating buhay mananampalataya. Ang Diyos po ay nagbigay sa atin ng patakaran. At ang patakaran na yan ay ang kanyang kautusan. At ang patakaran ng Diyos ay mabuti. At ito ay para sa ating kapakanan. Patakaran o rules ay isang biyaya para sa lahat ng tao. Kung walang patakaran, may kanya-kanyang kilos, gawa, buhay ang tao. Bawat anggulo, bawat aspeto ng buhay, mayroong patakaran. Sa basketball, may patakaran. Sa basketball, sasabihin ng patakaran, huwag mo kong hipuin. Huwag mo kong yapusin. Huwag mo kong saktan. Sapagkat pag ginawa mo yon, sumisira ka sa patakaran. Sa opisina, may patakaran din ang ating mga boss, ang kumpanya. Dapat mong sundin at kung hindi sumunod, ika'y lumalabag. Sa pamilya, may patakaran ang magulang, ang mga tatay at nanay, napakalaga ng patakaran. Sa iglesia, may patakaran. Sino dapat
respetuhin, sino ang dapat kilalanin, sino ang dapat magpakumbaba, sino ang dapat ang magpasako. Now, hindi natin makagawa ang lahat ng patakarang ito hanggat hindi mo natin nakikilala ang Diyos vertically. Kung sa Ten Commandments, alam natin, nahati ito sa dalawa, right? Ano yung una? Yung ating tungkulin sa Diyos. At ikalawa, yung ating pakikitungo sa kapwa. Ano yung tungkulin natin sa Diyos na dapat una sa ating lahat? Love God above all, with all your mind, with all your heart, with all your soul. And the second is, love your neighbors as yourself. Ano yung unang utos sa 10 kautusan? Kung kabisado ninyo, palay ko kabisado natin dahil 35 years na tayong Kristiyano. What are the 4 first commandments of God? Thou shalt not have other gods before me. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Number 1. Number 2, huwag kayong gagawa ng anumang imahin. Ito may kamukha ng Diyos sa langit, sa tao, o sa ilalim ng lupa. Ikatlo, huwag mong sasambitin ang pangalan ng walang kabuluhan. Oh my God! Bakit? Hindi po tama yan. So, huwag po nating sanayin yung ganun. OMG! You shall not use the name of the Lord in vain. That is third commandment. Pang-apat na commandment? Make the Sabbath day holy. Make the seventh day holy. Panglima. Children, obey your parents. Yun po ating tatalakayin ngayon. Mayroon pong wisdom sa patakaran ng mga magulang. At nais kong basahin ito sa Proverbs chapter 1. Atin pong pag-aaral dito ang pagpitas ng karunungan sa aklat ng kawikaan. At pipitas po tayo, unang pitas po natin is wisdom through obedience of parents. Karunungan sa pagsunod sa mga magulang. Babasahin natin, napakahaba po ito, pero kailangan dahil dito po natin ilalahad ano ba yung fifth commandment of God sa Exodus chapter 20 verse 12. Ganito ang Proverbs 1:8 hanggang 19. At inaiyahan ko mga kabataan, mga anak, please listen carefully sa wisdom na ito. Ganito ang sabi. Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang aral ng iyong ina. Sapagkat sila'y magandang korona sa iyong ulo at mga kwintas sa iyong leeg. Anak ko, kung ikaw ay akitin ng mga makasalanan, huwag kang pumayag. Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, tayo'y mag-abang upang magpadanak ng dugo, ating tambangan ng walang dahilan ang mga walang sala. Gaya ng siyol, sila'y lunukin nating buhay at buo na gaya ng bumababa sa hukay. Tayo'y makakasumpong ng lahat ng mamahaling bagay, ating pupunuin ng samsam ang ating mga bahay. Makipagsapalaran kang kasama namin. Magkakaroon tayong lahat ng iisang supot. Anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila. Pigilin mo ang iyong paa sa kanilang landas, sapagkat ang kanilang mga paa ay tumatakbo sa kasamaan at sila'y nagmamadali sa pagbububo ng dugo. Sapagkat walang kabuluhang iladlad ang isang bitag habang nakatingin ang ibon. Ngunit sila'y nag-aabang sa sarili nilang dugo at tinatambangan ang sarili nilang buhay. Gayon ang pamamaraan ng lahat ng sakin sa pakinabang. Ang buhay ng mga may-ari niyon ay kanyang inaagaw.
ang karunungan ay sumisigaw ng malakas sa lansangan, kanyang inilalakas ang kanyang tinig sa mga pamilihan. Ito ang salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Panginoon, ang iyo pong salita ay inihahayag ninyo sa inyo rin pong salita upang hindi kami magkamali at upang huwag kaming maging hangal sa aming mga sarili na bagamat naunawaan namin na ito hindi namin sinasagawa. Madalas po namin ipinapanalangin sa inyo, bigyan nyo kami ng karunungan. Ang karunungan po ipinagkaulog ninyo sa inyong banal na salita, ngunit kami po ay naging mangmang sapagat hindi namin ginagawa yung tamang inilalahad ng inyo pong salita. Tulungan nyo kami, kaming mga magulang at sa mga anak na pakinggan ang karunungan ito mula sa iyong salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang matalinong landas ng buhay, mga kapatid, ay ang pagsunod sa matalinong payo ng mga magulang. Nang tinutukoy po natin dito ay mga magulang na mananampalataya. Sapagkat ang mga magulang po na hindi mananampalataya, sarado ang kanilang konsensya, narinig nila ang karunungan pero hindi nila may sagawa. Ngunit ang mga magulang na Kristiyano, malaya na po ang kanilang puso sapagkat may bago silang puso, may bago silang espiritu at binigyan sila ng Panginoon ng kakayanang sundin at isagawa ang bagay na ito. Kaya nga, mga anak, ang pagsunod po sa magulang ay inyong kayamanan sa buhay na ito. Gusto kong basahin ang Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Dinggin ninyo, mga anak. Ganito ang sabi. Ephesians 6 verse 1 to 3. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Bakit? Ang sagot ay naroon din, sapagkat ito'y matuwid. At kung matuwid, ano po binubungan nito? Verse 2. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may pangako. Anong pangako? Upang maging mabuti ang inyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Ang sabi po, karunungan po sa mga anak ang sundin ang mga magulang sapagkat hahaba ang kanilang buhay at magiging mabunga ito habang sila'y lumalaki at nagkakapamilya. Ngunit kapag hindi ginawa ng mga anak ang paggalang sa kanilang mga magulang, putol ang biyayang ito, mamumuhay sila sa kanilang sarili, wala pong mahabang buhay na sagana at pawang problema lamang. At ito pang isang bagay. Kung anong ginagawa nyo ngayon, mga anak, sa inyong mga magulang, tandaan ninyo, pag kayo'y naging mga magulang, ganun din ang gagawin ng inyong mga anak sa inyo. Kaya napakalinaw po, napakahalaga pong pakinggan ang karunungang ito ng Diyos, sapagkat kung hindi po, iikli ang buhay. Hindi naman ibig sabihin mamamatay ka. No, iikli ang buhay mo sa biyaya at ikay mamumuhay ayon sa sanlibutan lamang. At hindi magiging maganda at masaya ang iyong kinabukasan hanggang sa iyong mga anak. Kasalanan ba ang sumuway sa utos ng magulang? Opo, sapagkat ang sabi sa 1 John 3 verse 4, sin is the disobedience of the law. At ang utos po ng mga magulang sa anak, ito po ay panglimang utos ng Diyos. Kaya kasalanan po ang lumalaban, sumasagot, at nagdi-disobey sa kanilang mga magulang. So therefore, nasaan ang biyaya? Namumuhay ka lamang sa iyong makasalanang buhay, aanihin mo ang lahat ng hindi dapat para sa iyo. Kaya tiwangwang ang buhay mo habang tumatanda ka at makikita mo rin ito sa iyong mga anak.
Kaya tignan natin sa dalawang bahagi ang ating binasa, verses 8 hanggang 19. Sapagat yung 20 po atin ang pinag-aralan the last time, ng Sunday. Sumisigaw ang karunungan. Ang karunungan or wisdom ng parents, unang-una sa verse 8 hanggang 19, well, unang-una verse 8 hanggang 9 ay para sa mga anak. At ikalawa, ang wisdom ng magulang ay para sa ikatitibay ng mga anak, verse 10 hanggang 19. Yung pong verse 10 hanggang, yan po yung pagpapalagana, pagpapahayag lang sa atin kung paano po kahalaga ang payo at aral ng magulang sa kanilang mga anak. Now, tignan natin una ang verse 8 hanggang 9. Ang karunungan ay para sa mga anak sa context po ng mga magulang. Tingnan nyo ang sabi sa verse 8 and 9. Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama. Now, alam natin si Solomon dito ay nagtuturo siya, ang tawag niya sa kanyang mga estudyante sa time na ito ng kanyang karunungan ay kanyang mga anak. At ang ama tumutukoy dito ay ang kanilang teachers, which is Solomon. Pero ito'y lapat po sa atin, sa mga magulang. Dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang aral ng iyong ina sapagkat sila'y magandang korona sa iyong ulo at mga kwintas sa iyong liig. Napakaganda po, mga kapatid, kung atin pong titignan ito. Now, ikalimang utos, Exodus chapter 20, verse 12. Igalang mo ang iyong ama at ina. At ang pangako, mahabang buhay na mabuti. Ang sabi sa ibang Tagalog, lalawig ang buhay mo sa biyaya. Magiging maganda ang buhay ng mga anak kung sila po ay namumuhay sa karunungan ng mga magulang. Sapagkat ang karunungan tungkol sa mga magulang nakasulat po sa Banal na Kasulatan. Now, hindi lamang ito tumutukoy sa parents, hindi lamang ito sa relasyon ng magulang at mga anak, tumutukoy din ito sa higher authority. Na dapat tayo pong mga tao, mayroon pa tayong mas higher authority ng ating mga magulang. Like for example, sa mga nakatatanda, sa kuya, sa ate, sa lolo, sa lola. Kailangan natin ang paggalang sapagkat wisdom po yun, isinasagawa natin ang wisdom. Kapag may tumatawid na matanda sa kalsada, bagamat hindi siya dumadaan doon sa tulay, isipin na natin, senior citizen yan, masakit na ang tuhod pag akyat sa... Pero tinutulungan yan. Sino? Yung may karunungan. Pero marami po nakatingin, ay, naku, yung matanda, oh, baka masagasaan. Alam niya ang katotohanan, pero hindi niya ginawa tulungan. Sometimes, tayo yun eh. Pero wag natin sisihin sarili natin, sapagkat may pagkakataon hindi natin magawa na siya tulungan dahil sa ating kalagayan. O, sirkumstansya. Kapamalan sa gobyerno. Ang gobyerno natin, whether galit ka sa presidente, hindi mo gusto pamamaraan, pero you have to obey and submit because that is God's wisdom according to Romans 13. Pero so many people ngayon ang lumalaban sa gobyerno. At matatalino ito, mga nagtapos. Matataas ang katungkulan sa gobyerno. At sinasabi lang sila ay marurunong, gumagawa sila ng batasan, yet sila mismo ang lumalabag sa batas na kanilang itinayo. Nakikita nyo? So hindi po lahat ng matatalino ay marurunong. Ganon din sa atin. Alam natin every Sunday dapat tayong dumalo. Alam natin yun, but hindi natin ginagawa. Para lumago tayo sa karunungan, dapat lagi tayong naroon sa paanan ni Kristo sa pangangaral, sa pagbabasa, sa pananalangin, sa sharing. Ito po yung mga means of grace. Ito po yung nagpapalago sa atin. Dapat nandun tayo. Sa trabaho natin, papasok tayo ng alas 8, alas 9 tayo dumarating. So nagnanakaw tayo ng oras. At sabi natin, matalino ako eh.
kaya kong gawin yung trabaho ko within 4 hours lang. Kaya pwede akong dumating ng late. Katalinuhan ba yun? Karunungan ba yun? It's not. Foolishness. Sa iglesia, lahat tayo tinuruan ng Panginoon. Pero hindi natin ginagawa. Magpapasalamat tayo sa ating mga leaders dito, mga deacons. Yung aming pinagmitingan ay sinasagawa ngayon. Dapat po, magtahimik tayo, dapat magpray tayo. Noong Wednesday, tinuro ko sa inyo yung dapat, anong dapat gawin before we hear the preaching. Pray. Dapat. So, sometimes, nakakalimutan natin yung karunungan. Kailangan natin. Pero ito ilapat natin sa mga magulang this morning. Alam nyo, mga magulang, minsan, hindi natin nagagawa ang ating katungkulan sa ating mga anak. Dumidepende tayo sa mga Sunday school teachers, dumidepende tayo sa church, sa preaching. Pero hindi natin nasasagawa at naibabahagi ang karunungan sa ating mga anak sa bahay. We are the living example of our children. What we do, what we say, what we... nakikita nila eh. Whether you are teaching them wisdom or rebellion. Alam nyo, ang mga magulang po, ang siyang unang dapat naglalatag ng wisdom sa kanilang mga anak. Wisdom to, para sambahin natin ng Diyos. Para pagdating ng panahon, hindi nila makakaligtaan yung wisdom na yon, and they will submit their life to Jesus Christ as their Lord and Savior. Kung ating babasahin po yung pong Deuteronomy chapter 32 verse 11, ganito po inilalarawan ang tungkulin ng magulang sa kanilang mga anak. Ganito ang sabi, Deuteronomy chapter 32 verse 11. Gaya ng agila na ginagalaw ang kanyang pugad na pumapagaspas sa kanyang mga inakay, kanyang ibinubuka ang kanyang mga pakpak na kinukuha sila, kanyang dinadala sa ibabaw ng kanyang mga pakpak. Ito po, full of wisdom. Ang agila po, kapag ka ang mga anak niya ay gustong turuang lumipad, kanya itong pinapagaspas yung kanyang ang kanyang pugad upang ang mga anak ay kumilos, at kapag sila po ay lumabas sa pugad, dumadayo pang nanay at sinasalo sa kanyang pagwis ang kanyang anak hanggang sila'y matutong lumipad sa kanilang sarili. Ang tahanan po ang unang-unang eskwelahan ng karunungan ng mga anak, hindi po ang school. Hindi po ang ating eskwelahan, university and colleges. Ang tinuturo doon, karunungan pantao, kadalasan kayabangan, hindi kumikilala sa Diyos. Sila'y lumalaban sa gobyerno, lumalaban sa mga magulang. But, ang ating pong tahanan, eskwelahan ng karunungan sa mga anak upang kilalanin ang Diyos. Upang sila'y mamuhay na may takot sa Panginoon. Kaya, para sa mga ama, tingnan nyo muli ang ating text at para sa ina. Ganito ang sabi, anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama. Ano rin ang didinggin ng mga anak sa kanilang ama? Turo. Anong turo? Doctrine. Pagpapatibay sa mga anak. What is wrong and what is right? How to do and not to do? Yun po ang turo ng tatay. Ang tatay ang nagtuturo sa mga anak. Kaya ang turo dyan, anak ko, dinggin mo. Ibig sabihin, ulinigin mo, yakapin mo, proteksyonan mo yung turo ng iyong ama. Kaya tumutukoy ito sa mga ama na Kristiyano at mananampalataya. Dinggin mo ang turo ng iyong ama. Pahalagaan mo ang turo ng iyong ama. Huwag mong pabayaan ang aral ng iyong ina. Ano yung aral ng ina?
Magkasalungat ba yung turo at aral ng ina? No, ang aral po ng ina ay nagiging maganda, matibay, dahil sinusuporta niya kung ano yung itinuro ng ama. Hindi po kontrahan. Marami sa atin pong bahasang bayan ngayon, pag nagsalita ang ama, sisirain ng nanay, kaya ang mga anak nakakampi kay nanay. Kaya pagdating ng panahon, mismong family may division. No, yung turo ng ama, pinatitibay na aral ng ina. Pakinggan yung tatay ninyo. Sinabi niyang huwag kayong lumabas. Huwag kayong lumabas. Sapagkat kung gagawin niyo yan, magiging mabuti kayong anak. Hindi yung huwag mong pakinggan tatay mo. Sundin mo kung anong gusto ng puso mo. Hindi po yun ang karunungan na pinagmumulan sa pamilya. Kaya napaghalaga po ito. Ang sabi, anak ko, dinggin mo ang doktrina ng iyong ama, yung turo, yung saway, yung pong pagtutuwid ng iyong ama. At huwag mong pabayaan ang aral ng iyong ina na sinusuportahan ang doktrina ng iyong ama. Bakit po? Verse 9, sapagkat sila'y magandang korona sa iyong ulo at mga kwintas sa iyong leeg. Pag sinabing korona, mga kapatid, well, hari ka. Lahat luluhod sa iyo. Lahat gagalang sa iyo. Ibig sabihin, kaluwalhatian mo ang turo ng iyong mga magulang. Saan ka man pumunta, sa Amerika, sa Japan, makikita sa buhay mo na ikaw ay sumusunod sa turo ng tatay mo na pinatitibay sa aral ng nanay mo. Kaya naman, sa tuwing ikay magpunta sa ibang mga kapitbahay, sa mga kapatiran, taglay-taglay mong kagandahan ng ugali ninyo daw kwintas sa liig mo na nakikita. Ngayon, kwintas lang po pinapakita ngayon eh. Para sabihin mga tao, mayaman yan, galing yan. Pero ugali yan, pangit yan. Mga kapatid, huwag ka na magkwintas. Kung makita ang ugali mo, buong katawan mo talaga namang kwintas sa mata ng tao. Corona, kaluwalhatian ng anak, ang turo ng natatay at magulang ng nanay. Tumitibay po ang aral ng nanay dahil sa turo ni tatay. Ang turo at aral ng iyong mga magulang, korona at kwintas, karangalan. Sapagkat ang pagsunod sa mga magulang ay gumagawa ng namumukod-tanging ganda tulad ng korona at kwintas sa buhay. So yun po yung sinasabi sa verse 8 and 9. Dapat mga magulang, tayo yung unang humuhubog. Huwag nating basta lang ipagkatiwala o tayo ay magtiwala. Katungkulan natin yun eh. Huwag natin sisihin kung hindi maturuan ng maayos ang ating mga anak. Nagpapasalamat tayo sa mga Sunday school teachers dito, talagang matyaga sila na nagtuturo, nagbibigay sila ng time. Tayo, sabi natin, busy ako sa trabaho, wala akong time. Mga kapatid, nasa iyo ang bahay, ang mga anak mo. Pero bakit ayaw nilang manatili sa bahay? Mas gusto pa nila ang kanilang barkada sapagkat sila'y napapayuhan kahit mali. Then ikalawa, mga kapatid, ang utos o karunungan ng mga magulang ay para sa ikatitibay ng mga anak. Verse 10 hanggang 19. Ang sabi nga po sa ating binasa, Ephesians 6, verse 2 to 3, lalawig ang buhay ng mga anak na mabuti sa buhay na ito. Ngunit kapag ang anak ay hindi sumunod sa magulang, putol po ang biyaya sa kanila at hindi lalawig ang mabubuting bagay sa kanilang buhay. Nandyan ang iba't ibang problema, nandyan at iba't ibang kasalanan, andyan ang iba't ibang kahirapan, andyan ang iba't ibang karamdaman. Kaya minsan, aninag ito sa akin eh, paano ko ba iginagalang ang aking ama at ina noon? Ito ngayon ang nangyari sa akin, pero subalit, ang
karunungan ng Diyos nakatala sa banal na kasulatan na siya makapagbabago ng ating pamamaraan. Salamat sa Diyos. Na yung dapat nating anihin noon, how do we treat our parents before, ay hindi natin may pamumuhay ngayon at sa ating mga anak. Salamat sa salita ng Panginoon na nakapagbabago sa atin. No, paano natin ito gagawin, mga anak? Bilang mga anak mananampalataya, kahit hindi pa kayo miyembro, pero you believe Christ as your Lord and Savior, ginawa siyang karunungan ninyo. Karunungan, kaakibat ang kabanalan at katwirang pamumuhay. 1 Corinthians 1:30, ganito ang sabi sa lahat ng mananampalataya, hindi ko sinasabi rin lahat ng miyembro, but all those who believe Christ as their Lord and Savior, subalit kayo ay nakay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan. So, ina-assume ko po lahat ng mga kabataan dito are believers of Christ. And if you are believer of Christ, you have wisdom. Marunong kayo. Ngunit kung hindi nyo ginagawa ang napapakinggan nyo ngayon, you are fool. Ano pong sabi ng turo ng magulang? Doon po sa fifth commandment, ay isang summary lamang. Pero pagdating kay Christ, kanya po itong pinalaganap sa atin. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, hindi ako naparito para sirain ang kautusan, kundi ganapin, bawat tuldok, bawat kama, kay dapat kailangan gawin. Meaning to say, yung pong literal na babasa natin na Ten Commandment, mayroon pong nilalaman yan, may kapahayagan yan na dapat nating maunawa, na dapat nating sundin, dyan po umiiral ang karunungan. Like for example, thou shall not kill, yung pong literal sinasabi ng Ten Commandment. But pagdating kay Christ, huwag kang magkaroon ng galit, because kung ikay may galit, mayroon kang, ikaw ay isang kriminal. Ganun po yun, yung tuldik at isang kudlit. Ibig sabihin, yung meaning po ng Ten Commandments kay Kristo po, kaiba. Inilalantad niya lahat ng mga bagay na dapat nating matutunan. Kaya, bawat Kristiyano, lahat ng hakbang niya, siya po'y namumuhay sa aral ni Kristo, whether or not. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay mananampalataya kay Kristo, kailangan mamuhay ka sa karunungan ng Diyos. Sapagkat si Kristo ay nasa iyo. Kailan yun nangyari? Nung ikaw ay sumampalataya sa Kanya, kinamatayan ka ni Kristo, siya po ay nilibing at muling nabuhay upang makapamuhay ka ng bagong buhay. Konsyensya ng tao ay ilaw ng Diyos. Meaning to say, kung ano sinasabi ng konsyensya natin, tinig yun ng Diyos. Sa mga Kristiyano, nagagawa ito. Kaya anong sabi po? Ito po ang tinig ng Diyos sa aral po ng magulang. Verse 10. Anak ko, kung ikaw ay akitin. Nakita nyo, napakalinaw po na ang Panginoon nagsasalita sa ating konsyensya. Hindi po sa bato lamang, thou shall not kill, thou shall not steal, thou shall not commit adultery. Pero pagdating po kay Kristo, ipinapahig ito detalye sa ating buhay. Kaya sabi nito, anak ko, kung ikaw ay akitin ng mga makasalanan, huwag kang pumayag. Ano pong wisdom? Huwag kang pumayag. Sapagkat, ang puso mo nagsasalita, masama yan. Hindi gawa ng Kristiyano yan. Anong desisyon mo? Huwag akong pumayag. Huwag akong sumama. Ang kanilang pang-aakit, temptations, ay napakaganda, napakatamis. Yan ang pang-aakit ng mga makasalanan.
Ang wisdom is, huwag kang pumayag. Gawin mo, huwag kang pumayag. At 11 to 15, ito na naman. Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, tayo'y mag-aabang upang magpadanak ng dugo, ating tambangan ng walang dahilan, ang walang sala, gaya ng siyol, sila'y lunokin nating buhay at buo na gaya ng bumababa sa hukay. At ang sabi pa, tayo makakasumpong ng lahat ng mamahaling bagay. Mayroon silang pangako. Uunlad ka, yayaman ka, magkakapera ka, mabibili mo kung gusto mong klaseng cellphone, mabibili mo anong klaseng sasakyan, pagkasumama ka sa amin. Anong sabi po dyan? Hanggang verse 15, isang salita, pigilan mo mga paa mo. That's wisdom. Pigilan mo ang iyong mga paa. Sa verse 11, huwag kang sumama sa kanilang plano. Verse 12, huwag maniwala sa kanilang kakayanan. Verse 13, huwag matukso sa kanilang inaasam na bunga, na sila'y sasagana, yayaman. At verse 15, huwag magpapadala sa kanilang pangarap. Pigilin mo ang iyong mga paa. Now, hindi lang ito ang pangyayari sa atin. May magandang mga kaibigan tayo, mababait, magandang kanilang layunin sa atin, gusto nilang tayong tulungan, pero sa kanilang pamamaraan, gamitin natin ang wisdom. Hindi yung kanilang, yung pagmamalasakit na ikay pupunta naman sa hindi tama. Psalms chapter 1 verse 1, huwag kang tumayo sa upuan ng mga makasalanan. Huwag kang lalakad sa kanilang mga daan. Mga kapatid, maging matalino tayo. Meaning to say, maging marunong tayo, yung katalinuhan natin, gawin natin. Then verse 16 to 18, basahin natin, ano pong wisdom dyan? Sapagkat ang kanilang mga paa ay tumatakbo sa kasamaan. Ibig sabihin, sinasabi ng salita ng Diyos, yung takbo po nitong kasamaan, ay tsakapahamakan. And we know that. Pagka alam nating taliwas ito sa kalooban ng Diyos, alam nating kung saan pupunta ito. At yan ang sinasabi, sapagkat ang kanilang mga paa ay tumatakbo sa kasamaan at sila'y nagmamadali sa pagbubo ng dugo. Nagmamadali sila, pero ang dulo nito ay makakadisgrasya lamang sila. Sapagkat walang kabuluhang iladlad ang isang bitag habang nakatingin ng ibon. Nakikita niyo naman, kung halimbawa ikay talagang marunong na tao, manghuhuli ka ng ibon, papakita mo po yung bitag mo habang nakatingin ng mga ibon? Hindi. Siyempre tatago mo. Now, as Christian, mga kapatid, lantad itong patibong na ito sa atin, sa iyo. Alam mo ang kinabukasan ng gawa nila, plano nila. Alam natin kung masasama ito, ang bunga nito ay kamatay at kapahamakan. Lantad na sa iyo. Maging ibon ka na hindi nagpapahuli sa isang lantad na patibong. That's wisdom. Yan ang karunungan. Wag umayon sa kanilang mga layunin. Kapahamakan lamang ang ating anihin. At 19, sa huling uli, ang sabi sa verse 19, gayon ang pamamaraan ng lahat ng sakim sa pakinabang. Ang buhay ng mamayari niyon ay kanyang inaagaw. Na sa ating panahon, anumang kasakiman, alam natin ito po ay kasalanan. Kasakiman po palagi ay paghahangad ng higit sa kapwa. Like for example, tumataya ka ng loto, ganda nun. 25 million ang premyo. Pero kaninong pera ang kinukuha mo? Napakaraming tao, 25 million tumaya, at tataya ka para kunin yung kanilang salapi. Yan po ang sugal. Kaya nga ang sabi, 10th commandment yan eh. Thou shall not covet. Huwag kayong maging sakim. Huwag nyong hangarin ang pera ng iba. Sugal po ay kasakiman. At wala pong biyaya dyan. Marami pong tumama sa loto, kinabukasan patay, kinabukasan pinagnakawan. Marami po eh. Wala akong narinig
na mga nanalo sa sugal na yumayaman, gumagandang buhay ang kanilang mga anak ay nasa paanan ng Diyos, lahat po'y kapamakan. Alam natin ang patutunguhan yan. Ngayon, ikaw isang ibon, matalino. Eh, lantad na sa iyo yung patibong eh. Ba't ka papapasok dyan? Marami po ngayon ang umaasa sa sugal. Adik sa sugal. Sige kayo, baka makidnap kayo. Hanggang ngayon, hanapin kayo ng mga mahal nyo sa buhay. Dahil sa sugal, mga kapatid. Ganyan ang pamamaraan po ng lahat ng kasakiman. Kahit yung mga negosyo na, ang tawag doon, mag-alok ka sa iba, kumuha ka ng sampo. Networking, that is kasakiman. Lantad na lantad yan. Pero marami pumapasok. Tapos nagsusumbong sa gobyerno na sila nadenggoy ng 2 milyon, 3 milyon. Kaninong kasalanan yun? Because of greed and covetousness. Alam mo naman, lantad na yan eh. Napaka, excuse me sa sarili, tanga mo naman. Napapasok pa dyan, alam mo na kung saan pupunta. Huwag ka mag-i-invest ng iyong pera na pinagsikapan mo sa trabaho para lang magkamal ng doble sa inakala mo o treble pa. Scam yan eh. That is covetousness, greediness. Sakim sa pakinabang, saan patutungo? Tiyak, kapahamakan at kahihiyan. Kaalaman, mga kapatid, sa ating pagtatapos, kaalaman, kaunawaan ay mahalagang utos. Mahahalaga. Ngunit kung wala pong pagsasagawa ng tama nito, wala pong karunungan. Pawang kahangalan lamang. At naniniwala ko lahat ng Kristiyano ay marurunong. Lantad sa kanila mga patibong ng sanlibutan. Kaya ang sabi nga sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17, "Thou shalt not love the world, for the love of the Father is not in them." Walang pag-ibig ng Diyos doon sa mga taong umiibig sa sanlibutan. Lust of the flesh, lust of the eyes. Lantad po sa atin yan. Hindi tayo mangmang dyan. Ang salita ng Diyos nagtuturo sa atin ng katalinuhan. Ang kailangan natin, isagawa ang karunungan. Ipamuhay, i-apply ang katotohanan yun. So utos ng ama at aral ng ina ay kaunawaan. Pero wala tong silbi kung hindi mo isasagawa. Kaunawaan talaga yan. At ang kaunawaan ay nagbibigay sa atin ng karunungan. At ang karunungan ay nagpapatibay sa ating mga anak. Kaya ang utos ng ama at aral ng ina ay dapat tumutungo sa konsyensya, hindi sa tenga. Konsyensya ng mga anak. Ito'y tinig ng Diyos. Nagiging tinig ng Diyos. At sana sa mga magulang, aral ko lang at sa mga anak. Nawa ang marinig ng mga anak sa tinig ng mga magulang ay hindi sigaw, hindi galit, hindi panunumbat, hindi pangmamaliit sa kanilang mga anak, sa kanilang kakayanan, hindi paninira, hindi po puno ng galit. Para matanggap ng mga anak ang karunungan na gumula sa atin, mga magulang. Nawa makinabang ang ating mga anak sa karunungan ng ating mga magulang. May isang matandang lalaki, nanginginig ang mga kamay dahil sa katandaan. At sa tuwing kakain siya, hahawakan niya ang kutsara at sasandok sa kanin, natatapon ang kutsara at pati ang laman at ang plato ay natatapon. Wala siyang matirahan, walang may gustong umampon sa kanya. Pero dahil sa magulang, yung kaisa-isa niyang anak na lalaki, ang sabi niya, "Darling, isama natin si tatay sa bahay."
Ang sabi ng asawa, bakit mo sasama yan? Malaking perwes yun sa bahay. Labag man sa kalooban nitong misis, nung anak, nung matanda, idinala nila ang matanda sa kanilang bahay. At pagkatapos sa kainan, binigyan ng pagkain nung misis ang kanyang biyanan. At natapon ng kutsara at plato ang sabi nitong babae, para ka naman baboy! Buti po sa iyo, kain ng baboy ang bigay sa iyo. Ang ginawa naman itong anak, lalaki, gumawa, nag-ukit po ng kain ng baboy, mas malapad. At inilagay ng babae yung biyanan niya doon sa sulok ng kusina. Pinaupo sa makipot na pintuan na hindi makagalaw at inilagay ang kain ng baboy sa kanyang harapan. At habang nakatingin siya roon sa mesa na punong-puno ng pagkain, iirap-irap ang kanyang mga mata na tumitingin doon sa pagkain ng kanyang anak at kanyang asawa at kanyang apo na 5 taong gulang na apong lalaki. Masaya silang kumakain pero siya nanginginig, hindi niya maisubo yung kanyang kutsara sa bibig. Umiyak na lamang siya sa kanyang kalagayan. Ngunit natapon muli. Nagalit na naman ang misis. Wala ka talagang silbi. Problema ka. Wala siyang magawa kundi ang manahimik at umiyak. Isang araw, nakita ng mag-asawa ang kanilang anak na lalaki na may ginagawa. At nilapitan nila, ang sabi ng ama, "Nak, ano yung ginagawa mo?" Sabi ng nanay, "Oo nga, nak, ano ba yung pinagbibisihan mo? Dapat na mo ka nag-aaral." "Eh, nag-uukit po, nay. Daddy, ano yan? Nag-uukit po ako ng kainan ng baboy. Para saan?" "Para pagtandaan nyo, bibigay ko sa inyo." Nagtinginan yung mag-asawa at nangingilid ang luha. At doon, kinuha nila yung matanda, binihisan, pinaupo sa mesa, at pinagtiyaga ang subuan lahat ng pagkain nandun sa kanila. Mga magulang, kung anong itinanim mo, siya mong anihin. Galatians 6:7, hindi natin malulukong Diyos. Kung anong pinapakita natin sa mga anak, siya nating anihin. At ito rin mga anak, kung anong pinapakita niyo sa inyong mga magulang, siya rin ipapakita ng inyong magiging anak pagdating ng panahon. Ngayon pa lang, ipamuhay natin ang karunungan. Ang matalinong landas ng buhay ay makukuha natin sa matalinong aral ng mga magulang. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Salita niyo lamang, Ama, siya makapagpapalaya sa amin. Siya makapagbabago ng aming pong pananaw, ng aming isipan, ng aming gawa. Salita niyo, Panginoon, na nagtuturo sa amin, nagpapakita bilang salamin sa aming mga kamalian, sa aming karumihan, upang ito'y aming pagsisihan at hingi sa inyo ng tulong na aming pong may sagawa, kakayanang mabago namin ng aming buhay sa aming pakikitungo sa aming mga anak. At bilang mga anak, matuto rin kaming sumunod sa turo at aral ng aming mga magulang upang kami mamuhay sa karunungan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.